ang fiscalizer parang media lang. Walang democracy kung walang media. Angel, ako hindi agree. Kahit walang media, basta may vloggers, Senator Cayetano. Ayan na. BBBN, ako, ayan na si ano, Senator Cayetano. Delicates ka dyan. Ah, baka hamunin ng fact check si baka hamunin ng ano ng debate at saka si BBM ng fact check. Yaya daw siya ni Senator Subiri na pumanik sa majority. Ang sagot ni Senator Cayetano ay yan din ang sagot ko sa mga tanso. Tingnan natin bakit. That he would want me in the majority given our history of working together, given daw yung mako-contribute at saka unity naman daw sila. Oh, sabi ni Subiri, niyayaya siya at maging sumali sa majority dahil sila naman ay unity. Anong sagot mo, Senator Cayetano? So ang sabi ko naman, alam nyo, kailangan nyo ng fiscalizer. Yon! Kailangan nyo ng fiscalizer. Ano ba yung fiscalizer? Yan yung ano, instructor sa gym. Mag-gym ata sila ni ano, ni Senator Subiri. Hindi, mamaya, explain natin mabuti. Gulo mo, Coach Oli eh. So kung ibibigay nyo yung Blue Ribbon Committee, then baka may dahilan ako mag-majority because I will be able to do my job, no? Pero kung bibigyan niyo ako ng committee kahit napakaganda, pero walang mag-fiscalize or kokonti yung mag-fiscalize or watak-watak yung mag-fiscalize sa administrasyon na ito, ay mahirap yon. Ayan, ha? Talagang gusto mag-gym ni Senator Cayetano. Fiscalize. Hindi, yung fiscalizer, ayan yung ano, yung pang... Physical. Hindi. Ito yung nagsasabi ng totoo. Ha? Hindi lang ito yung parang agree ng agree or disagree ng disagree. Kailangan sila dyan para maging check and balance. Kaya nga sabi niya, kung bibigyan niyo ako, maaari akong sumama dyan sa majority o sa mayorya. Ha? Kung ibibigay nyo sa akin yung Blue Ribbon Committee at hindi lang yung mga kung ano-anong committee in short. Ha? Hindi niya sinabi pero ganun ang intindi ko, ganun ang translation. Huwag nyo akong bigyan ng kung ano-ano dyan ng mga ek-ek-ek-ek na makokontrol nyo ako sa madaling salita. I'm not putting words into his mouth but that's how I understand it. Ita-translate ko. Kung ako kunwari si Cayetano. Ha? O sige, pasok nyo ako majority. Ay, sige, join ako sa majority. Basta, ha? Ibigay niyo sa akin yung Blue Ribbon Committee. Huwag niyo akong bigyan ng kung ano-ano-ano-anong committee diyan. Ha? Tapos kokontrolin niyo lang ako para manahimik. Hindi ako mananahimik, hindi niyo ako mahahawakan sa leeg mga neck-neck niyo. Bigay niyo yung Blue Ribbon Committee para may fiscalizer, may meron tayong check and balance. Patas tayo. Patas. Ha? Patas. So, suportahan natin ang majority. And yet, neutral tayo. Pag mali, mali. Pag tama, tama. That's how I understand it. Hindi sinabi ni Senator Cayetano yun. Ha? Pero parang ganun. Eh. Parang ganun. Ikaw na kaya magsalita, Coach Oli. Huwag na si Senator. Basta ganun yun. Yun ang gusto niya palabasin. Huwag niyo akong bigyan ng kung ano-anong committee na tapos kukontrolin niyo ako sa leeg. Gusto mo, fact-check tayo, PBBM. Hindi. Hindi sinabi ni Senator Cayetano yun. Hindi po. Hindi niya sinabi yun. Dagdag bawas ka, Coach Oli, ha? So, ang nasabi ko kay Senator Mix, yung 31 million na bumoto kay Presidente, naniniwala yan sa demokrasya. Yung 31 million na bumoto kay Presidente ay naniniwala yan sa demokrasya kaya nag-smart magic.
Hindi sinabi ni Senator Cayetano yung pambihira ka. Oh. Dinadamay mo sa kalokohan mo si Senator Cayetano. Hindi. Gusto nila democracy. Pakinggan nyo yung sasabihin niya. Gusto nila sila masunod. So kung naniniwala ka sa demokrasya, naniniwala ka rin sa fiscalizing. Yon. Kung naniniwala ka sa demokrasya, naniniwala ka sa fiscalizing. Ano ba yung fiscalizing? Yung parang isipin mo na lang check and balance. Pagka tama-tama, pag ano-ano, merong pumupuna. Ha? Kaya nga sinasabi ko, ang sagot ko, ang opinion ko dito ay same ng opinion ni Senator Cayetano. Suportahan natin ang gobyerno, suportahan natin ang administrasyon. Hindi si Marcos po ang susuportahan natin. Suportahan natin. Pwede tayo maging majority. Sama tayo sa majority. Ha? Gaya ng sinasabi ni Cayetano, suportahan ang administrasyon, huwag tayo maging rebelde na pababagsakin ang kahit na anong sinong gobyerno. But, fiscalizer tayo. Ano yun? Eh tayo yung nakabantay. May check and balance. Titingnan natin kung tama ba ang ginagawa. Pag tama ang ginagawa, di approve. Pag mali, hindi tayo oo ng oo. Kasi ganun po ang gustong gawin sa atin ng mga tanso vloggers, ng mga tanso dyan, ng mga bashers. Gusto nila, panalo na si Marcos, manahimik kayo. Hindi, nek-nek nyo, hindi nyo kami mahahawakan sa liig. Ay, may tanso. Ano? Kaya ako, saktong-sakto yung sinabi ni Senator Cayetano dito na ganun din ang mga Iskonyan vloggers, supposedly. Ha? Na gaya ng sabi ni Yorme, tayo ay magbubuon na suportahan ng gobyerno. Ganun po. Susuportahan ng gobyerno, sa majority tayo, pero ha, hindi nyo kami makokontrol na kahit gumawa kayo ng mali, kami mananahimik. Hindi po ganun. Ha? Nek-nek nyo. Diba? Eh ganyan ang gustong gawin ng mga bashers sa atin, ng mga tanso. Manahimik tayo at kontrolin. Hindi. Tandaan nyo po, pag may ginawang mabuti si Marcos, pupurihin natin. Kasi kung ito naman ay ikakabuti, halimbawa, ginawa niya ang gasolina ng 50 ulit, o di purihin. Bakit? Eh nakinabang lahat eh. Di ba? Alam ka naman, loko-loko ka pala, Marcos. Ginawa mong 50 yung gasolina. Loko-loko ka, Marcos. Ginawa mong 20 yung gasolina. Galit ka pa, inayos na nga. Hindi ganon. Pupurihin. Bakit? Nakatulong sa Pilipinas eh, di ba? Hindi kami basta mananahimik. Hindi kami kontrabida na parang dilaw. Na makakontra lang. Pero, hindi rin kami a-agree na nga-agree. Doon naman sa hindi bumoto kay President-elect BBM, gusto mo rin ng fiscalizer. Diba? Sa mga hindi bumoto kay BBM, gusto mo talaga ng fiscalizer. Bakit? In other words, no? Ang fiscalizer parang media lang. Walang democracy kung walang media. At yan ako hindi agree. Kahit walang media, basta may vloggers. Senator Cayetano.